watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you off a Troy, I'm your Paris, you're my heaven, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di. Rosie, sweet Rosie. Hi everyone, my name is Nina, and for today's painting is I will try to use toothbrush for painting techniques. So gagamitin ko lang ay toothbrush dun sa pang-effects. Yung parang gaya ng galaxy. So, yung first layer na gagamitin natin is dark blue. And ang gagawin lang is mix mo lang yung black tas blue. Kontian mo lang yung black para hindi siya ganun ka dark. I mean, ka-item. Kasi magiging black talaga yung kulay niya kung marami yung black. So, mas marami dapat yung blue. Ang next naman is blue violet. So, ginamit ko na pala dito yung Faber-Castell na paintbrush na set. So, na-review ko siya nung nakaraan. So, panoorin nyo na lang yung video na yun. Check nyo na lang yung link nun dyan sa may taas ng cards and sa description box. So, sundan nyo lang yung mga next ko pang gagamitin na color ng paints para dito sa painting na to. So, gumamit ako ng dark blue, blue violet, tsaka at blue-green. Basta yung parang gumumukha siyang galaxy, di ba? So, sa mountains naman tayo, gumamit ako ng dark blue tsaka mga light blue sa mountains na malayo. So, para magkaroon lang ng variation na parang foggy side na yung pinaka likod na or pinaka malayong mountain dun sa view. So, dito naman tayo sa pinakaunahan na mountains. Ang ginawa ko dito is, nilagyan ko siya ng yellow-green na paint para, syempre, pagkaroon ng background or parang effect na grass yung mountain. Kasi dito natin ilalagay yung mga pine trees. Dito naman tayo sa pine trees. Ang gagamitin natin kulay dito, ang mixture niya is green, tapos dalaga mo ng black para maging darker yung shade niya. Para mas ma-emphasize yung shape ng pine trees, gamitin lang natin yung pinakamanipis na brush para ma-emphasize yung pine tree. So, magdodrawing ka lang ng pine tree gamit yung brush. Madali lang siya kasi basta yung shape lang ng pine trees, hindi mo na kailangan masyado lagyan ng mga leaves na
obvious na obvious. Basta i-shape mo lang siya ng papainti. So, kung mapapansin nyo yung mountains, parang hindi siya ganun kalata. Kaya ginawa akong technique dito, nilagkuha ako ng color black na paint. So, nilagyan ko siya ng border, parang nilagyan ko siya ng border lines para mas ma-emphasize yung mountains. Gagamitin na natin yung toothbrush para doon sa galaxy. So, kailangan natin ng color white na paint and kailangan din natin nagyan ng konting tubig yung paint na color white para mas mabilis siyang sprinkle sa painting. So, ayun. Nagkaroon tayo ng fail kasi malaki yung naging pata. Kaya, ang gagawin dapat is kailangan patuluan mo muna yung brush bago mo siya sprinkle para maiwasan yung malalaking droplets. Nag-decide na lang ako na gawin na lang siyang moon kahit na hindi ko talaga dapat ilalagyan ng moon. So, ilagyan na lang natin ang moon para hindi ganun kapangat tignan yung malaking patak or hindi ma-obvious na may naging patak na malaki. So, biyawa ko na lang, malaking moon na lang so para ma-cover din pati yung isa pang malaking patak. So, kung na-experience nyo rin itong ganitong klaseng scenario, kailangan nyo lang mag-isip ng creative way to remedy the mistake. Parang, gaya lang sa buhay, pag nagkaroon ka ng pagkakamali, pwede mo yung gamitin as a fuel para maging successful ulit yung ginawa mo.
thank you for watching. Please subscribe.